Isang magandang araw na naman ang aking sisimulan upang sila'y masilip at matignan. Dahil nga nasa timba sila, ito ang paraan ng aming kamustahan. Sa bawat pagsalo ko'y ngiti ang sa akin ay nag-aabang. Ngunit, may isang trahedya pala sa akin ay nakaabang. Agad kong chinek ang aking bulsa. Ay, butas pala. Doon pala ang halata na wala na akong pera. So, mga tits. Wala pa tayong tulog. Pero yun nga, mga tito. Meron akong good news at bad news sa inyo. Unahin ko lang, mga tito, yung bad news para mamaya smooth tayo, mga tito. Puro good news na yung maririnig nyo. Ang bad news natin, mga tito. Tapos natin pagkatapos natin pakainin ng BBS ng mga isla natin dito. Puro clamping, no? Puro clamping, bad trip. Yan ka. Pero ang good news naman, mga otis, yung breeding grounds natin dito, organized na siya, yan. Very organized na. Meron na tayong surak dito at matibay-tibay naman siya. Ngayon ito eh, kasi pasira na siya yung baba nito, medyo sira-sira na. Ginawa na lang natin yung paraan, mga otis. At ginamit natin para sa mga isda natin. Buti pa ipakita ko na lang din yung mga isda natin dito, mga tito, na puro clamping. Dahil nga sa sobrang lamig ng panahon, mga otis, nag-clamping yung mga isda natin. At hindi ko tuloy alam kung magiging okay itong mga fry ng beta natin. Ayan o. May fry na po yung beta natin na yan, kaya kung mapapansin nyo, umakit siya, nasa baba, tapos biglang akit. Kasi meron dyan mga fry na hindi pa marunong lumangoy, kasi hindi pa totally freezing itong mga to. So, ganun po yung beta. Kapag ka-hatch, kailangan nila ng patnubay ng magulang, mga otits. Kailangan magawa na magawa yung male natin ng bubble nest. Kasi kapag hindi, malulunod yung beta fry po natin. At kung mapapansin nyo, yung mga bumabagsak po dyan na fry, sinasagip po yan ng kanilang tatay at nilalagay ulit sa bubble nest. So, goods na goods, mga otis, kapag yung male nyo, sobrang lakas pa rin gumawa ng bula kahit may fry na kasi sobrang maalaga po yung ganun. So, yun, mga tito, no, sana magtuloy-tuloy na ulit yan. Sana hindi malusaw yung mga fry. Hindi ko kasi talaga sinisilip yan, mga tito. Sa freezing ko na yung sisilipin at ipapakita ko yan sa inyo. Kapag tayo hindi nagbablog sa labas, papakita ko sa inyo yan. At sana hindi rin siya malusaw para may pakita ko sa inyo. Pero sana magtuloy-tuloy na yan, mga tito. Ayan, dito naman tayo sa taas. So, ito mga otits yung binigay sa atin ni Tatay RR. Ayan, tatlo yan. Pero namatay yung isa dahil nga sobrang layo nun. Hindi kinaya, na-stress ata yung female na isa. Pero napadami na natin yan, mga otits, dahil nanganak na yung female. Ayan, oh. So, tignan nyo itong isdang to, mga otits. Ayan, oh. Clamping, baby. Na-clamping, oh. Ayun, kitang-kita yung clamping nyo. Ayun, puro clamping. Tapos, ito, may mga fry dito. Yung iba, natanggal ako dyan nung nakaraan, ha. Puro clamping din yan. May mga clamping din dyan. Kaya kung mapapansin nyo, mga otis, binabaan ko lang yung tubig nila. Kung dati kasi, ang punong to, eh. Punong-puno hanggang dito minsan. Ngayon, binabaan ko yung tubig. Ayan o. Tingnan nyo, sobrang dumi. Kasi, sobrang laki kasi ng lagayan nila, mga otits. Pang 5 gallons lang ata to, pang 2.5 lang to. Sobrang liit lang na itong filter na to eh. Ang ginawa ko, itong lagayan ko ng beta tank, nilagyan ko ng filter wool. Ayun, filter wool. Nilagyan ko siya. Ayan o, tingnan nyo yung ano, meron dong ramshorm. Ayan o. Gustong-gusto niya doon. Sobra sigurong daming bakterya dito. Ayan, dyan na naipon yan. Ayan o, kung mapapansin nyo naman. Pati yung mga patukan ng lovebirds ko na mga buto-buto, nandyan na rin. Ayan o, kasi bumabagsak yan mula dun sa taas. Tapos babagsak lang siya dito. Gumagana yan. Pinatay ko lang. Ang ingay kasi sa video. Ayan, mga tito, kung mapapansin nyo, meron dyan parang kengkoy na lumanghoy. Ito. Ayun, ayun. Ayun, no?
Diba, iba na yung langoy niya, wiggle-wiggle. Hindi kasi siya makalangoy ng maayos, mga otits, dahil na-clamping siya, ayun o. So, kailangan na natin kunin yan. Baka kunin pa ng iba. So, ito na siya, mga otits, pa-wiggle-wiggle-wiggle-wiggle na po. Clamping talaga eh, o. So, ito pa yung iba, mga otits, ayun o. Puro clamping din yan. Kung kanina doon tayo kumuha, ayan, dyan tayo kumuha kanina. Ito mga pantakit kasi nila yan sa gabi eh. So dito naman tayo kukuha ngayon. Tingnan nyo ha. Oh, pia. Ito, tingnan nyo yung ibabagsak ko. Hindi na rin maganda yung langoy nila. Ayan o. May tama na rin. So ano bang dapat natin gawin? Hindi tayo makapag-plug ngayon na maayos dahil kahit saan salukin ko, kahit saan salukin ko padakot, eh puro clamping talaga yung mga isda natin. Talagang napeste tayo mga tito. Pero gagawin natin mga tito, lagyan natin ng basta. Samahan niyo ako. Tingnan natin kung magiging okay sa kanila to. Ito lang yung nakikita natin, ano? Nakikita natin solusyon para mawala yung mga clamping natin, no? Wala kasi tayong meter. Ito. Ito ang solusyon. Mainit na tubig. Ayan. Buhos na natin. Sobrang lumig ng tubig. Parang hindi siya umiinit. Ah, hindi naman natin totally gagawing mainit yung tubig. Kailangan lang maging warm siya. Ayan. Ang tagal oh. Ayan, medyo okay na siya. Yun. Kailangan yung pakiramdaman nyo mga otits. Yung tipong... So, hindi kailangan maging mainit na mainit yung tubig, mga otits. Kailangan yung katamtaman lang siya. Yun, no? Yan, medyo konti pa. So, sobrang lamig ng tubig, mga otits. Parang hindi nata iinit to. Aklimatize na natin to. Ito, tignan nyo. Sobrang dami niyan. Ayan, lagay na... Patulutuluan natin sila ng konti para madali nilang ma-adapt yung tubig. Nabago. Siguro abutin yan mga otits. 15 minutes para sigurado. Para hindi ma-water shock yung mga isda natin. Ayan o. Pag ginawakan yung mga tito, yung tubig nila kanina, tsaka yung tubig ngayon, sobrang lamig talaga. Tapos, ibang-iba talaga yung tubig nila kanina tsaka itong tubig na ginawa natin ngayon. Ito medyo, siguro mare-refresh na sila dito. Very refreshing na yung tubig. Ayan. So, maglalagay lang ako, patak-patak lang para madali nilang ma-adapt yung tubig. So, habang hinihintay natin to, mga otits, bago natin to pakawalan. Ayan, bago natin to pakawalan. Papakita ako naman sa inyo yung breeding grounds natin sa likod. Ito na yung bagong breeding grounds natin. Pang-iemenin. Pero ayan, ang kasya dyan ay 6, 6, 6, 18, bali 22. Pero hindi natin pinupuno yung ano, yung Wilkins natin. Hindi natin siya kailangan punuin kasi baka bumigay. So dito tayo nagbe-breed mga otits. And kung mapapansin nyo, may mga binibreed ako dyan. Pair-pair lang. Ito, medyo bata pa. Pero medyo na-select ko na to. Medyo ito talaga mga kuminang sa mga mata ko mga otits. Kaya binread natin siya. Tapos, ito yung maganda dito mga tito. Nasolusyonan natin. Ito, yung sinasabi ko sa inyong tulo-tulo dito. Nasolusyonan natin yan mga otits. Dahil, so, 666. Tapos dito, apat lang sa may taas. Kasi, hindi natin ito lalagyan. Para pag may tumulo dito, katulad na ito. Teka lang. So, hindi na tayo laging mamang problema mga otits. Nilagyan ko kasi ng overflow doon. Ayun. May overflow doon. Doon sa pinakababa may overflow yan. And kung may naririnig kayong tumutulo, ayun na yun. Ayun o.
Dito mga abi, dito may focus yan, 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 yan. Yan. Ayun. So, naglagay ako ng overflow mula sa sumunod sa mga sumunod na layer, puro butas yan, mga otits, para hindi matambak yung tubig. So, kahit sobrang lakas ng ulan yan, eh magtutuloy-tuloy lang yan at di na tayo mamamroblema dito. Pero yun na nga, mga otits, baka okay na itong mga gapi natin dito, baka okay na yung temperature ng tubig. So, pwede na mga tito, pwede na natin itong pakawalan. Ayan, lagyan na natin yung mga gapi natin. Sana maging okay na sila. Sobrang dami rin ito. Tsaka yung mga ibang fry natin, talagang tinamaan talaga sila ng clamping. Lahat sila clamping talaga, mga otits. Kaya siguro ang gagawin na lang natin dito is daily water change na lang. Tapos, ayan, okay na yung temperature nila. Halos parang dinaanan talaga ng bagyo yung mga isda natin dito. Parang na-teste. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali dahil ewan ko, halos lahat eh. Breeder, fry, mga juvie, halos lahat talaga nasa pool. Puro clamping talaga. Hindi ko alam kung ako lang nakakadanas nito. Pero malangang kayo din. Pero huwag kayo susuko. Tuloy-tuloy lang. Malapit na. Ilang buwan na lang, mga otits. Init na ulit yung panahon. At itabi nyo na yung pinakamalupit yung breeder para makapagpadami kayo ulit. Katulad ng ginagawa ko ngayon, mga otits. Yung ibang breeder ko medyo tinamaan din. Pero meron akong ilan-ilan na naitabi na. At sinisigurado ko na hindi na sila tatamaan ulit para syempre pagdating ng mainit na panahon ay makapagpadami na ulit na tayo. Pero yun na nga, sana hindi na tamaan ulit kahit yung mga breeder ko dito kasi baka wala na akong paghugutan pa. At sana magtagumpay din yung mga beta natin dito dahil may mga fry na ngayon. Tapos yung isang binibreed ko dito nagpipigaan na din. Pagdating mga otis ng tamang panahon, papakita ko sa inyo kung paano naman maglipat ng beta fry sa grow out. Yun. Kahit maubos yung gapi natin ngayon, mga otis, eh huwag kayong mawawalan ng pagkain. Tuloy-tuloy lang, mga tito. Ito, hindi ko alam kung may mga may sasalba pa ako, pero halos siguro 90% ng mga isda ko dito, alam kong mauubos yan, mga tito. Pero yun na nga. Kahit medyo nawala yung gapi natin, may mga dumating sa ating panibagong beta. Sabi nga nila, kapag may nawawala, may dumadating at eto, may mga fry na yung beta natin. Yun na siguro yun.